sila. May estudyante na nakatakutan. Si Bruno. Siga at leader ng kanyang barkada. Christian! Hoy! Anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Anong tinitingin-tingin mo? Ha? Baka gusto mo. Wala. Teka, saan pumunta? Kinakausap pa ka ni Sir Bruno, ha? Ito si Ibig ano, buo. Kaya sa amin kami sa pananakot ng mga dayuhan sa Pilipinas. Sagutan mo yan, ha? Kailangan niya ni Sir Bruno ngayong hapon sa room 12. Naintindihan mo? Oo. Oh, ano pa ginagawa mo? Alis na! Ibigay ang mga dahilan kung bakit sinakop ng mga dayuhan ang Pilipinas. Sobra na yun si Bruno, ang yabang-yabang. Akala mo kung sinong hari, tingnan mo, pati assignment niya na dapat siya gagawa, ipinagagawa sa'yo. Ewan ko. Minsan nga, gusto ko na siyang isumbong kay Miss Cruz. O kaya kay nanay at tatay. Eh, bakit hindi mo sinumbong? Kasi, baka tuksoin na naman ako ni Bruno at ng kaibigan niya na duwag at sumbongero ako. Pag-iinitan na naman nila ako. Naku, teka. Ganyan-ganyan ang pamamaraang ginamit ng mga dayuhan sa pagsakop sa mga ninuno natin. Pamamaraan ng pananakop? Oo. Sandali. Parang nakita ako nito sa libro, ah. Si Magellan yun? Oo nga, no? Ano kaya ang ginagawa ng mga Espanyol dito sa atin? Pumunta sila rito dahil sa mga Ricardo. Sibuyas, bawang at luya? Para lang sa mga yun, dumayo pa sila dito? Oo, alam nyo. Kasing halaga ng ginto ang mga Ricardo. Ginagamit ng mga manlalakbay, mga yan, bilang sangkap para hindi madaling masira ang pagkain nila. Kasi kadalasan, ang nagiging dahilan ng hindi pagtatagumpay ng mga paglalakbay nila ay ang pagkaubos at pagkasira ng kanilang pagkain. Kaya ganun na lang ang interes nila sa mga rekadong ito. Eh, ganun lang pala eh. Eh, pero bakit po mukhang nagkakainitan na yung grupo ni Magellan at saka nilalapo-lapo? Eh, gusto nga nila sakupin ang ating bayan. Pinipilit nila kaming binyagan. Pinagtatrabaho ng sapilitan at pinagbabayad ng buwis. Pagkatapos ngayon, gusto pa nila kaming pasunurin sa hari ng Espanya. Diba? Hindi na kami makakapayag yan. Tago na kayo! Hindi kayo dapat madami sa oras ito! Iho, ano ba, eh, takot na takot kayo? Ah, pasensya na po kayo. Hinahaboy po kasi kami ng mga Kastila, eh. Masuna, masuna! Naku kayo talaga. Ewan ko ba kung bakit takot na takot kayo sa mga Kastila, samantalang sa loob ng 333 taon ng pananakop ng mga Kastila sa Pilipinas, hindi naman puro gulo ang iniwan nila sa atin. Meron din namang magagandang impluensya silang iniwan. Ang katotohanan, naging bahagi na ng buhay natin ang mga to. Sa madaling sabi, para na rin silang sarilin atin. Gusto nyo ba ng pruweba? Servidor! Si, senyora.
tingnan nyo, halos lahat ng pagkain dito ay galing Espanya. Gaya ng paella, morcon, adobado, cochido, at marami pang iba. Mamang servidor, ano nga ba ang pangalan mo? Juan Miguel Hernandez po. Salamat. Yung dating gawi? Kita nyo na, marami sa atin mga Pilipino may mga pangalan at apelyido na Espanyol, gaya ng sa kanya. Juan Miguel ang pangalan at Hernandez na apelyido. Espanyol na Espanyol ang tunog. Pati ang pangalan ng Pilipinas ay hango sa hari ng Espanya na si Haring Felipe. Bakit naman po binigyan ng mga Kastila na apelyido ang mga Pilipino? Natural, mas madaling manglekta ng buwis. Mas madali rin ang pagkikilala sa mga tao sa pamamagitan ng apelyido. Andito na ang ating pagkain. Kumain na tayo. Hep. Para yatang may nakalimutan tayo manaiho. Ay, ang pagdasal po bago kumain. Tumpak! Pamana rin yan ng mga Kastila sa atin. Ang Katolisismo ang ating relihiyon. Alam nyo bang ang Pilipinas ang nag-iisang Katolikong bansa sa buong Asya? Siya nga ho? Oo! O siya, sige. Tara na't magdasal. At magugutom na rin ako. Ako rin. Bawal ang hayop sa ibabaw ng mesa. Hindi lang pala puwesa ang ginamit ng Espanya sa pagsasakop sa Pilipinas. Pati rin pala ang reliyon, ano? Oo nga eh. Pero wala na kaya nagpatuloy sa labang sinimula ni Lapu-Lapu noon? Ang naaalala ko lang sa librong nabasa ko, meron pa eh. Teka. Alam ko na. Sina Francisco Dagohoy, Apolinario de la Cruz, Teresa Magbanwa, at marami pang iba. Ilan sila sa mga nagpatuloy ng laban na sinimulan ni Lapu-Lapu? You're forgetting the Americans. Teka, di ba laban to ng Pilipinas at Espanya? Ano ginagawa ng mga kanu dito? Alam nyo, dito ang Pilipinas sa Asia. Kaya magtatayo kami dito ng mga base militar para gawing kolonya ang Amerika ang Pilipinas. Ano? Sasakupin nyo ang Pilipinas? Kailangan namin kayong sagupin para iligtas kayo sa Espanya. Walang galang sa inyo. Ako si Macario Sakay. Hindi lamang namin maintindihan ang sinasabi ng Amerikanong yan. Na ang Amerika daw ang tagapagligtas ng Pilipinas. Naging malupit kayo sa mga Pilipino. Kaya nga nilabanan namin kayo eh. That's not true. I'll prove it to you. Lumusob ang Amerika sa Pilipinas para iligtas kayo sa kamay ng Espanya. Binili niyo lang daw ang aming kalayaan sa maliit na halagang 20 milyon dolyares. Atin namin sa inyo ay demokrasya, edukasyon, bagong kultura, bagong salita. Paraan niyo lang yan para masakop niyo kami. Tingin niyo sa mga Pilipino ay mababang uri. Binihag niyo pati isipan namin. Kaya pwede bang kami inyong tantanan? Naririnig din na kami sa inyong kayabangan. May mga impluwensya kayong magaganda. Pero ang pagmamalabis ba'y dapat din tularan? Kaya alis dyan! Mga dayuhang mapagsamantala! Alis dyan! Alis! Sana'y huwag na kayong bumalik pa! Ayos ba? Mukha na ba akong Amerikano? Bagay ah! Guwapo mo eh! Ay! Ako si Major Rapusa. Bakit suot mo sombrero Amerikano? Sinusubukan lang po. Ngayon nandito ang mga punis sa Pilipinas. Bawal ang pagkampi sa mga Amerikano. Pati ang pagsuot ng sombrero nila. Yan na naman po ang ginagawa niyo dito sa Pilipinas.
Hindi nyo alam, World War II na, sakop namin ninyo bansa. Dahil sa base militar dito ng mga Amerikano, galit ang bansang Hapon sa Amerika. Kaya damay din kayo. Kaya mabuti pa, sunod kayo sa gusto ng Hapon. Kung di... Kung di, ano po? Kung hindi, ito ang mangyayari sa inyo. Masama na ito. Wala namang lalaban sa mga Hapones. Huh? Dami-dami pa lang mga Pilipinong lumalaban sa mga Hapones. Totoo yung bata. Mapasundalo, sibilyan, babae at lalaki. Lahat lumalaban sa mga Hapones. Lahat kami lumalaban sa kalupitan nila. Naku, hindi po ba kayo natatakot? Mas marami po sila at marami po silang mga sandata. Natatakot, pero hindi natin pwedeng tiisin ang pagmamalapit sa atin ng mga dayuhan. Kailangan natin pagtanggol ang kalayaan ng ating bayan kahit na maging buhay man ang kapalit nito. Ganun po ba? Pero tama po kayo. Dapat natin ipaglaban ang ating bayan. Ano po bang na-impluensya ng mga Hapones sa atin? Halos wala. Kasi sandali lang naman ang pananakop nila sa atin. Kung meron mang maaalala mga Pilipino sa mga Hapones, yan ay ang mga kalupitan nila. Bruno! Oh, abags mo naman. Nagawa mo na ba yung assignment ko sa'yo kasi? Hindi! Dahil alam mo ba, para ang bansang Espanya. Pinipilit mo ang ibang tao na sumunod sa'yo. Ako? Espanya? Hindi lang. Para ka rin bansang Amerika sa yabang. Pakiramdam mo, ikaw na ang pinakamagaling. Kaya gusto mo kaming sumunod sa'yo. Ako? Parang Amerika? Ano pa? Para ka rin bansang Hapon na nandadami ng mga tao kahit wala naman kasalanan sa'yo. Eto, gawin mo na ang assignment mo. Magbago ka na, dahil kung laging ganyan ang ugali mo, wala kang magiging kaibigan. Mga pards! Ano ginagawa nyo? Tulungan mo ako! Tama siya, Bruno. Ito na ang hot notebook mo. Hindi ko na rin yan sasagutan. Hindi ko na rin gagawin ang science project mo. Tara, Nico, sabay tayong mag-recess mamaya. Sige! Nagbago na rin si Bruno. Hindi na siya nang-aapi ng mga kaklase niya kasi alam niyang wala nang natatakot sa kanya. Natutunan niyang may katapusan din ang pang-abuso niya. Tapang ng loob lang pala ang kailangan ko. Gaya ng bansa natin, dahil sa katapangan at lakas ng loob ng mga Pilipino, napalaya ito sa mga mapang-aping dayuhan. Si Lola at si Lolo may bigay na regalo sa batang sinipin.